Mga Katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon nga ay pag-uusapan natin ang posibilidad na pagkakatanggal ni AJ Edo sa lineup ng Gilas Pilipinas. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang kalalabas pa lang na balita patungkol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers sa ating kababayan na si Kai Soto. Ilang linggo nga mga Katrops ang natitira bago magsimula ang FIBA World Cup sa katapusan ng Agosto ay hindi pero naman nga inaanunsyo ng SBP ang mga makakasama sa kanilang Final 12-man lineup. Yes, kasalukuyan pero naman ng pinag-iisipan ni Coach Chot Reyes kasama na ang kanyang coaching staff kung sino-sinong player ang kanilang ipanglalaban dito. Kaya marami nga daw po ang mga pwedeng mangyari sa lineup ng Gilas Pilipinas. At isa na nga dyan ay ang posibilidad na hindi pagkakasali dito ng kanilang batang player na si AJ Edo. At kung sakasakali man nga na mangyari ito ay inamin na nga mismo ni AJ Edo na sobra siyang madidismaya. Maging ang ilang mga Pinoy fans rin naman nga ay nagsabi na kapag hindi nga daw isinali ni Coach Chot Reyes si AJ Edo sa Final 12 ng Gilas ay sigurado nga na magagalit at babatikusin nila ito. Bali, napatunayan na rin naman nga nito sa kanilang sinalihang pocket tournament sa China na malaki ang maitutulong niya sa Gilas at kaya niyang makasabayan sa mga magagaling na player sa iba-ibang mga bansa. Kaya deserving rin naman nga talaga ni AJ Edo na makakuha ng pwesto sa Final 12-man lineup ng ating national team. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa kalalabas pa lang na balita patungkol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers sa ating kababayan na si Kai Soto. Sa isang post nga po sa social media ng mismong ama ni Kai Soto na si Irvin Soto, inilagay nga niya dito ang mga salitang purple and gold. Kaya dahil nga dyan ay agad na nga itong nag-viral kung saan marami na nga ang na-intriga dito at sinabing maaaring na daw po inoferen na ngayon ng Los Angeles Lakers si Kai Soto ng kontrata. Alam naman nga po ninyo na mismong assistant coach na nga ng Lakers na si Fee Handy ang humanga sa kanya plus binigyan pa nga siya nito ng payo na ipagpatuloy lamang ang kanyang paglalaro at maging ready parati sa kahit anumang oportunidad na kanyang matatanggap. Kaya dyan pa lang nga ay malinaw na nga na mismong si Phil Handy na ang nagbigay kay Kai Soto ng oportunidad sa Lakers. Napag-usapan na rin nga natin na isa nga sa mga target ng Lakers na makuha pa ngayong offseason na idadagdag nila sa kanilang lineup ay isang sentro na katulad ni Kai Soto. Pero paalala ko lang mga Katrops, impossible rin naman nga na makakuha si Kai Soto ng NBA contract sa Lakers gayong mas gusto nga nilang makasungkit ng isang veteran big man na merong shooting sa labas. Bukod rin nga dyan ay hindi rin naman nga siya pwedeng makakuha dito ng two-way contract gayong meron na rin naman nga silang kasalukuyang tatlong two-way contract. Ibig sabihin, dalawang klaseng kontrata na lamang nga ang possible niya ditong makuha. It's either, makasungkit siya dito ng Exhibit 10 contract kung saan makakasama siya sa darating na training camp ng Lakers o the KG League contract kung saan makakapaglaro siya sa kanilang G League team na South Bay Lakers. So yun lang nga mga Katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.